Hello! So welcome back po ulit guys sa ating channel Stock Play. At ngayon po ay mag-update tayo muli sa mga top trending stocks sa PSE. And syempre don't forget to subscribe ano, sa ating channel. And paka-press na rin po si all button para palagi tayong ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload natin. So let's start. Ayan. Start na tayo, no? And this time unahin natin si Converge. Ayan, tapos punta tayo sa daily chart. So sa daily chart, medyo nag-rally ano. Ayan, so we have here a bounce. So bakit nag-bounce, guys? Ayan. So sa daily, oversold siya, no, 'di ba? Tapos we have here a higher low. Low tas higher low dito sa part na 'to. And we have here sa price action, low tas lower low. And i-check natin sa weekly. So sa weekly is oversold din. Okay. So meron tayong confluence sa weekly and sa daily. Ano? And sa daily nga is meron tayong ano dito. Ano? Possible bullish divergence. And sa lower time frame is meron tayo dyang confirmation na higher low din. Ayan. So, since meron tayong confluence sa different time frames, kaya, ayan. So, medyo nag-rally na siya. We have here a bounce play, guys. Bullish divergence. Ayan. Okay, from here, sa 11, okay, tapos, nag-spike siya hanggang dito, guys, malapit sa, ano ba to? 12.3, ano, malapit dito. And kasi resistance na to eh. 'Di ba? Ito si 12.33. So since nung siya inalaglag dito, guys. Ayan. So right now ang maging problem natin is ito. Si 12. Ayan. So kung di po siya makakapanik diyan, eh, possible is magkakaroon tayo ng pullback. Ayan. Pero sa ano kasi, sa lower time frame hindi pa naman siya overbought. Ayan, so medyo malayo pa. And yeah, ayan. At tingnan natin ano pagka nag-breakout to, okay, possible mag-retest tayo or even ano to, ma-hit tong si 12.65 ano. Ayan. And balik tayo sa daily. So, sa daily, ano ba nakikita natin dito? Kasi meron tayong dito ng trend line since nung 2021 October. 1, 2, 3, 4. 4 touches. And even ito, pwede natin itong isama, ano? Ito, guys. Nung 28 ng October ba to? 27, ayan. So, pagka nag-extend tayo dito ng trend line, okay, so pwede natin i-target dyan. And since hindi pa naman siya overbought ano. Ayan, sa daily and sa lower time frame sa 4 hour chart. Ayan. Si 12.7 at least. Kung siya ay magra-rally pa. Ayan. So kung magpo-pullback naman na ang support natin is sa 11.8. Ayan, so yan po yung ano natin first support na pwede natin i-consider. Si 12.8, guys. Ayan. Then, isunod na natin si SCC. And, syempre, don't forget to like our videos. Ayan, especially yung pinakabago, no? Eto nga, guys. And, pakashare na rin sa mga Facebook groups. Ayan. So, SCC tayo. SCC. So, kay SCC, guys. Okay, so medyo nag-hold naman dito sa may ano natin, sinabi nating pinakamalapit na support. Ayan. So, sa daily, we have here malapit sa 29. Ayan. 28.9, guys. Okay. So, this is ayan, sa daily chart, ano? Tapos, oversold na nga rito. Ayan. And sa lower time frame sa 4 hour chart. So since oversold din to dito,
Ayan, sa daily, tapos sa 4-hour chart is oversold. So, tignan natin kung siya magrarally hanggang dito, guys. Since medyo nag-bounce naman na dito sa ating support. So, let's try, ano? Tignan natin kung may hit tong si 30.87. Ayan, basta malapit dyan, guys. Dito sa area na to. Ayan. Tapos yung next support natin, so just in case lang, ano? Ayan, so same lang din sa, ano natin, sinabi natin before. So malapit yan sa 27. Ayan, no? Diba? Ayan, so let's see. And sa weekly, ayan, okay, so still bearish pa rin to since fresh, ano to? Fresh sell-off, guys. Okay, tapos hindi pa siya oversold. O, diba? Ayan. So, i-next natin si DMC. Okay, save natin. Eh, pero wala naman tayong dinagdag, ano, sa may chart. Meron ba? Wala, ano? 29.75 siya ngayon. So, DMC tayo next. DMC. So, kay DMC, guys. Ano ba to? Okay, fresh laglag. Fresh laglag, guys. Okay. So, right now, ang pwede natin i-consider dito na support, ayan, sa may horizontal is eto nga. Sa 8.15. Ayan, kasi marami ditong mga touches and bounces, ano? Ayan, no? You have here, okay, mga rejections and bounces since nung 2021. Ayan. So, let's try to figure out. And, pwede naman, ano, na siya ay malaglag dito. Ayan, pero tignan pa rin natin bukas. So, bukas, let's see. Since oversold na to, ayan, oversold na siya, ano? Fresh na fresh. Okay. And here, so siguro mag-add tayo ng support dito. Ayan. So saan tayo pwedeng mag-add? Okay, so base dito is na-hit kasi ito eh. Ito guys, ano? Yung sa area na ito, na-hit niya oh. Diyan. Sa 8.3, guys. Pwede dyan, ano? Support for DMC. Ayan. Tapos yung resistance natin is dito. Sa 8.75. Ah, ayan. So, ayan. So, medyo makapal yung ano natin dito. Ayan. 8.75. Malapit dyan, guys. Okay. Tapos sa lower time frame, i-check natin. Oversold din. Ayan, so medyo malalim pa nga dito eh. So 4-hour chart, tapos sa daily, oversold. Good dyan, good, good. Tapos sa weekly. Ayan, so medyo malayo pa dito sa weekly. Ano? Ayan. So, base kasi dito, we have a nice rally, ano, since then, nung COVID crash. Ayan, kaya, maswerte yung mga nakabili nun eh. Diba? Eto, oh. So, hanggang peak, 200%, guys. Ayan, kung meron kang 200,000, o diba, magandang bagay na yan. Naka 200% ka, ano. Ayan. Next natin is NIKL. NIKL. Okay, so grabe din yung ano, yung sa crypto, guys. Yung recent ano ngayon.
FUD guys, yung sa FTX, ano. Okay, grabe yun. Talagang ano, bumulusok yung token ng FTT eh. Solid eh. Diba? Ayan. Kaya talaga sa crypto, napaka-risky. Ayan. Kaya dapat bago ka pumasok, you do your own research. Diba? Ayan. So, let's proceed here kay NIKL. So, kay NIKL guys, dito sa weekly, medyo, ano to, pa-crossover guys, ayan, sa weekly. So, sana lang magtuloy at hindi maudlot. Diba? Ayan. So, right now, ito yung kanyang itsura. Ayan, sa weekly, ano. Ayan, para meron lang tayong idea. Tapos, punta tayo sa daily, guys. Sa daily, okay, so nag-rally. And right now is malapit sa resistance, ano? And actually, ano nga to eh? Rejected na dun eh, di ba? And fresh retest dito sa resistance niya sa 5.441. Dito, guys. Okay, sa area na to. Diyan. Ayan. And syempre, support natin na pwede natin i-consider dito is eto. Si 5.32. Somewhere here, ano? Support. Since fresh breakout to, si NIKL. Okay. Then, sa lower time frame. Okay. So, medyo nakabaloktot na siya rito. Since overbought na siya sa 4-hour chart. Ayan. So, medyo ingat lang, ano? And, kung mag-rally pa to ulit. So, bonus na lang, guys. Ayan, since ano to, malapit lang kasi yun sa overbought, or siya ay nasa overbought pa rin, ano, even though na siya ay medyo nag-pullback dito. Ah, diba? Ayan, so medyo ingat lang guys for NIKL. Okay. Next po natin is EMI. EMI. Ayan, punta tayo sa daily guys. Okay. So, since nung nag-breakout to, ayan, so pwede natin to kasing i-tweak eh. Ayan. Medyo ayos sumunod ng mouse. Pasaway. Ayan. Since nung nag-breakout siya rito guys, okay, so medyo maganda na yung kanyang itsura. Ayan, so meron ditong parang double bottom like pattern. Tapos breakout dito sa ating trend line. Downtrend line guys. Tapos we have a nice rally rito, no? Ayan. Okay, from 19.17 up to 20 something. Ayan, ano? Okay. So, tignan natin. And syempre, silipin po natin sa weekly. Ayan, para meron lang tayong idea. So, based dito. Ayan. Since noong March 2022, ano? We have here a two higher low. Okay, low, higher low. Tapos higher low dito, guys. Ayan. Tapos sa higher high naman, okay, dalawa rin. Ayan, oh. Higher high, tapos higher high. Ah, diba? And sa part na to, tignan natin kung mag-retest ulit dito, guys, sa 21.3 or even ma-hit to, no? Si gap down. Ayan, so dito yan, sa 22.5. Ayan, so medyo gumaganda na yung kanyang itsura. Based dito sa weekly, ano? Ayan, for Emperador.
Then sa daily, okay, so yun nga. Yun nga ang target natin, ano? So sana is biglang pitikin to papataas. Goods na goods. Ayan, pero let's see. Ayan. So mas maganda kasi kung ano muna. Kung mag-throwback muna dito ng medyo matagal, ano? Diba throwback dito? Mas okay. Tapos mag-consolidate ng konti. Range, tapos pitik. Ayan, so mas maganda yun, ano? Pagka ganun yung itsura, guys. Ayan. So next po natin si LTG. Ayan, silipin natin si LTG, guys. LTG. Ayan, tapos punta tayo sa daily. So sa daily, guys, okay, binuhusan kanina pero nasustain naman, ano, tapos pumitik dun papataas. So ang pinakamalapit na resistance natin is eto, si 8.87 or 0.88, malapit dyan. Next is dito na, ayan, sa 9.1. And pagka sinilip natin to, okay, so yan po yung kanyang itsura. Diba? So still siya po ay nasa downtrend, ano? Since nung 2018. O, diba? Ayan. And sa lower time frame, oversold na ba? Or overbought? So, dito malapit na mag-overbought, guys, ano? Since nung nag, ano siya, pullback, guys, ayan. Is nagkaroon na ulit ng bounce dito. Ayan, no? O, diba? Kitang-kita rito, guys, sa lower time frame. Okay, pullback, tapos bounce ulit. Ayan. Tapos, next natin is dito. Ayan, so, last two na tayo. Last two. And medyo matagal tayo ngayon. Bakit? Ayan, kasi nagsisave tayo. Ayan, so dito sa daily, ayan, for dito, medyo nag-hold dun, ano, sa may support natin, 2.8. And mukhang magre-retest ulit dito, guys, sa may trendline natin na to. Ayan, so meron tayong trendline dyan, ano, ayan, no. So, malapit lang din to sa 3. Okay, tingnan natin. Let's see kung siya ipipitikin hanggang dun sa may 3. So, wala namang kakaiba rito. 4-hour chart, same lang din. May possible mag-retest nga dun, ano, sa may 3. Ayan. And last po natin is etong si SPNEC. Ayan. SPNEC. Last to. Ayan. Tapos punta tayo sa daily. So sa daily, okay. So binuhusan kanina, no, pero sa lower time frame is medyo pinitik na siya. Based dito sa daily candlestick natin. Mahaba yung wick sa baba ng candlestick. Ayan. So, alos na-reach to si 1.13. Yung support natin. And, yeah. Ayan. So, let's see, ano? Support. Ayan, si 1.13. Ayan. Tapos, so, dito kasi yung pwede natin i-consider na resistance is eto. Si 1.19. Ayan. Diba? Ayan, so let's see, ano? Let's see. Ayan. Kasi dito, guys, ang pinaka-concern natin is eto.
lower low tas higher low, no? And sana is masustain yan. Ito, low, higher, low, higher, low, higher, low. O, diba? And this resistance is very critical, guys. Si 1.19 to 1.2. And sana makapanik na dyan. And sa lower time frame, same lang. Ayan. So, I think tapos na po tayo, guys. See you po sa next video. Bye-bye. I'm out.